So, ayan na po mga ka-viewers. Mag-update lang tayo sa ginawa nila ni Dadong nitong hapon hanggang nitong gabi. Ayan, natapos na nila itong wall. Yung kisame na lang, yung lalagyan nila ng takip. Sunod siguro na araw. Itong part na to, nilagyan na rin nila ng drywall. Kasi nung isang araw, bukas to eh. So, ang kasunod na ito, dahil meron na siyang studding, yung drywall na rin yung ilalagay nila. Ayun. Ayun yung dito sa room. Op. Yeah, aray ko. Yung dito sa room, ayan, nabuo na rin. Antay na lang yung Electrician. Para ayusin tong linya ng kuryente. Yun. Ilock mo na yung bintana. So, yun. Ito, ilalagay pa nila dito yung sabi ko nakaraan. Yung vinyl dito, ayan. Babalik pa nila yan. Bago din. O, alin yung mauuna? After ng drywall. So, medyo madami-dami pa rin yung gagawin nila. Kasi yung drywall, mabilisan lang naman pa eh, no? Paunti-unti lang kasi yung gawa namin. Pag-off lang. Pag-off, tapos pag umaga, pasundo-sundo. Yan. Mabilis lang kasi yung ginagawa nila dito. Binubuo muna nila yung kahoy dito sa lapag bago nila itayo dyan. Kumbaga, dalawang set yan pa, no? Yung binuo nyo. Bali, isang or 8, 16. So, hati ito. Ito yung unang set. Ganyan. Mas madali siya kung buuin mo muna bago mo itayo dyan, no? Kesa yung tsaka, diretso na. Tsaka yung ginawa namin since na 2x6. Yung plan kasi namin dati dito na insulation, yung fiber. Yung luma. Kaya ang 2x6 namin na plan, instead na doon yan sa loob, dito na sa labas. Kumain siya siguro mga 4 or 4 to 6. So, ang nangyari, lumapad to. Nilaparan niyo yung kahoy. Okay. Tapos dito, binawasan na lang namin. Instead na ayoko sisirain nga namin yung foam, binawasan ko na lang siya. Tapos naglagay kami ng ano niya? May space. Ito. Ito kasi anong purpose pala ng space na 'yan? Instead kasi na i-direct mo siya, kailangan naka-elevate siya para pag tumaas man yung floor mo, ipo-push niya lang 'to. Masisira man konti yung ano, kahoy. Pero hindi man totally na masisira buong wall. Kasi meron siyang allowance. Tapos ito kung manotice nyo yung pako na to. Ano yan pala yung pako na yan? Bago nyo ilagay to, bubutasan nyo muna ng drill. Para medyo may play siya pag nag-up and down. Ah, so ganyan talaga yan? May ano talaga siya? Ayan o, haba ng pako na yan. Bali, tapos, ano yan dito? Nakatawid. Ayan o, sa ilalim. Ilang ilalim yan. Kaya kapag i-push naman to, maglalaro lang siya. Yan lang, yun lang ang update namin. Pasundot-sundot lang kasi yung gawa namin dito. At least, diba? May ano na, may natapos na dalawang kabilang side. Pitas muna tayo pang sinigang. Kay tatlo lang siguro. Yan. Pwede na to. Ang ganda oh, hinog na naman. Lagyan na natin sa sinigang yung ating freshly picked na sili. Nako, hindi kita. Malakas kasi usok eh. Hinaan natin. Bango. Ginawa ko kasi dito sa sinigang, ginisa ko muna bago palalambutin
dito sa pressure cooker. At ilipat ko naman dito. Tsaka dito ko na siya timplahin at lagyan ng gulay. Dagdag natin tong leeks na tanim ni Dodong. Pampabango din to. Ayan. Lagyan na natin ng paasim. Ayan, dahil wala kaming pechay or bok choy, ito na lang yung lalagay namin. Yung mustasa. Kasi yung mustasa dito hindi naman mapait eh. Sa atin kasi yung mustasa pa mapait, no? Baka ano yung native? Native? Mm-hmm. Oo nga, sa atin dati natikma ko yung mustasa, parang mapait. Parang green na green siya. Mm-mm. Dito, masarap. Ang gisa mo nga eh, masarap. Yun na yung aming sinigang. Sold na kahit na kulang-kulang sa gulay, diba? Off na natin. Ang ganda talaga ng kulay ng sinigang pagka yung kamatis mo ay galing sa garden, no? Yan, no? Move na natin doon para hindi siya ma-overcook. Okay. Welcome back po sa amin channel. So, back to school na po dito ngayon sa amin. Yung aming grade 8. Say hi muna, Bendeng. Hello. Diyan na lang. Ayan. Yan na naman. Nalimutan ko pa yung indoor shoes niya. Say hi. Good ready morning. Na? No, I'm not prepared. Hindi ka ready? Bakit? Ay, ganda ng estudyante namin. Hindi pa nga ako fully awake eh. Oh, hindi pa ba? Hindi pa. Nahatid na natin yung estudyante natin. Tapos may mga ano, may mga nagtatanong pala kung halimbawa sa Catholic school yung bata i-enroll. Ano daw ba yung mga requirements? Kasi may mga padating pa lang dito. So usually yung mga requirements na sinasubmit sa school, yung report card or so usually po yung sinasubmit ng mga requirements sa school, report card, form 137, vaccination record, permit, kung anong permit meron kayo, kung anong status nyo ba dito, birth certificate, tsaka baptismal, tsaka yung confirmation, yan, hinahanap po nila yan. Tapos, yun lang naman, yung mga halos inihingi po nila. Dati kasi, pagka first day of school, hinahati yung mga bata from A to L, tsaka M to C. So ngayon, nung ano yun na, nung time na may COVID pa. Pero sa ngayon, sabay-sabay na pumasok yung mga bata. Kaya, di ba yung parking kanina sobrang puno, ano? Kasi lahat-lahat pala, ayun, sabay-sabay na yung pumasok yung mga bata. Eh.
Doon, halata ka ng video-video ano? Ka, kid. Maraming yung ano. Pila. Hmm? Balik pa tayo sa dating gawi. Every morning, eh. Maghahatid tayo sa estudyante natin. Okay pa to sa ngayon kasi wala pang snow. Pag may snow na, parang tatama rin ka nang lumabas ng bahay. Pero siguro naman, mga November pa siguro yung snow pa, no? May ilang buwan pa tayo na mag-enjoy kahit papano. Kasi hindi pa ganun kalamig. Magluluto ko tayo ngayon ng bopis. Inis ako na sa atsuete yung sibuyas, bawang, tsaka yung luya. Lagyan na natin yung baga, tsaka yung heart. Mali, ito yung atay. Papahuli ko na lang. Kasi halos luto na siya eh. Maya-maya ko na ilagay. Unahin ko lang itong baga. Lagyan na natin yung laurel. Yan, ilagay ko na rin yung atay. Lagyan natin konting tubig. Lagyan natin ng konting asin tsaka yung pork cube. Pina-absorb ko na yung konting tubig na nilagay ko. So, pwede natin ilagay yung ating suka. Tansyahin lang natin. Ay, luto na yung ating suka. Dinagdagan ko na rin siya ng konting asin, brown sugar, tsaka yung ating patis. Meron na rin tong paminta. Add na rin natin tong ating carrots, tsaka yung ating konting sili. Ayan. Lagyan ko ng konting sili para may anghang siya. Mas masarap kasi may konting anghang to eh. So, ito yung bopis natin. Nilipat ko dito sa isang kaserola. Tapos, nilagyan ko siya ng konting sauce. Kasi kanina parang dry na dry. Ayan o. Ganda na. Ayan. Tsaka mas gumanda yung kulay niya. Tingnan natin dito si Dadong kasi sumaglit pa siya ng gawa dito sa basement. Sumasaglit siyang gawa dito pagka sa umaga. Paunti-unti, di ba? Nang mabawasan. Bukas naman siya makapag-gawa ng dire-diretso. Ay, sakto bukas si Jason. Wala pasok. Ano? Well, at least meron kang patulong bukas. Kasi na ibalik na nila yung part na yan. Inuka nila to para malagyan ng ano tawag dito, papa? Para lumabas yung joist. Para tukuran. Ay, mga kisame dito, inalis nyo, diba? Iyan ang requirement ng ano eh. Nung maglalagay ng bakal, no? Para hindi sila mahirapan. Yun. Yan yung mga tinanggal nila. Yung ganyang ano. Gano'ng kalapad yan pa? Ilang inches yan? Mahigit isang ruler, no? 20. So, parang in-extend yun ng konti yung dingding. Maliit lang. Para lang pumanta yan, no? So, medyo malaki din yung gap pa bago pala ng drywall, no?
isang dangkal mahigit. Maliit lang yung dangkal ko. Mga isang dangkal bago ng drywall. Nailagay nila yung drywall. Hmm? 11:36. Pwede ka na kumain? So bukas pa, pwede na kayo maglagay ng drywall? Depende, kasi yung electrician na ang inaantay. Ah, yun nga pala. Kailangan maglagay siya ng saksakan dyan. Maglagay pa ng outlet yung electrician pala. Pwede naman kami maglagay. Para mas maganda na, ano? Mas maganda na, walang baklasan, eh, maglagay na siya. Alam, nakapwesto na para sa'yo. Adjust. Di katulad sa pag yung wala, kasi may wala lahat. Mas madali, no? Magawa ka ng dire-diretso, mas madali mo siya iset kasi yung mga walls, pantay. Tapos wala kang i-adjust sa kisame kung di tuloy-tuloy siya. E ngayon, marami siyang, ano, marami siyang i-adjust. Pag bago kasi kailangan, ilagay mo yan yung buong drywall, buong kisame niya. Nadiretso. E ngayon, putol-putol. Kaya, ano lang siya? Take time lang. Pero okay na rin. Sasabaklasin mo yung mga buong kisame. Okay. Makakatipid ka. Gagawan mo lang yung mga paraan niya. Nasundo na po natin yung ating estudyante. Hello, Beng Beng. Kamusta yung first day of school? So, na yun. Mainit? Mainit. Bakit? Walang aircon doon? No. Walang AC? Ngayon po kasi, nasa 33 degrees ang temperature. So, medyo mainit. Pero buti na lang, hindi naman ganun ka sikat yung araw. Medyo, ano lang, may humid lang ng konti. Sobrang traffic ngayon dyan eh. Eh, sarado dito yung sarado yung daan dito kaya pinapahupa muna namin dito yung traffic. Ang tagal makalabas din kasi may mga tumatawid ng mga estudyante. Ayan, medyo humupa na yung traffic dito. Alis na kami ni Beng Beng. See you, Beng Beng.